Tuesday na naman tayo sa susunod na Sabado o sa kinabukasan. Pero itong parenting web show, anytime, pwede mong panoorin yung mga episodes. Ito yung mag-a-adjust sa busy schedule mo as a working mom. Pag napunod mo yung episodes, para talaga mo siyang show. Mayroong host, wala ko po yun, may mga commercials, mayroong jingle, yung opening jingle, may closing billboard, may ini-interview, para talagang nanonood kayo ng TV show. Pero ang kagandahan nito, yung mga episodes, pwede niyong ulit-ulitin, pwede niyong balik-balikan anytime, 24 hours a day, kahit alas 3 pa yan ng madaling araw, tulog na ang mga anak ninyo, may computer kayo, mag-log on lang kayo sa www.parentin.tv, i-click nyo lang yung mga episodes, pregnancy, pwede, infants, toddlers, meron na kayong matututunan mula sa aking mga tini-teacher at mga ini-interview. Now, yung mga partners ko sa website ay mga ano rin yan, important milestones din ng ating Parentin.tv. Dalawa ho yun. The first good news para sa ating mga nanay is the opening of the first cord life stem cell bank in the Philippines. Meron na ho yan sa Ayala Techno Hub located sa Diliman, Quezon City. Now, Filipinos can secure their child's future by depositing stem cells from the cord blood. Alam niyo mga mommy, I'm sure alam niyo ito, nakaka-relate kayo, kasi di ba yung cord blood, usually yan, tinatapon na lang yan after natin manganak, di ba? Pero hindi natin alam na pwede natin pakinabangan yon, and that can actually save the lives of our children and even ourselves, tayong parents. And I'm proud to say that I am a cord life mom. And it's one of the best decisions that I made in my life. Kung 5 years nga ago, kung yung nanganak ako kay Antonia for the first time, kung na-discover ko na yung cord life, ay ba'y pinapreserve ko na rin yung aking stem cells from my cord blood yung time na yon. Pero the good news is, hindi pa naman huli ang lahat. Kasi with Antonio, pinapreserve ko na yung aking stem cells sa cord blood ko. Kaya, if anything happens in the future at meron siya mga sakit, sana naman, hindi, no, nakulod, no? Pero kung sakali siya magkasakit at mga ilangan siya ng dugo, ganyan, pwede magamit yung dugo na yun. Let me reserve that through stem cell banking. Anyway, to tell us more about this, I'd like to call on Cord Blood Philippines Senior Cord Blood Manager, Miss Ann Angel Castello. Miss Angel Castello. Aray, pasod.